Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure video. Tunay na video ng Yamashita Treasure Hunting. Kuha po ito mula sa kamundukan ng Pilipinas na kung saan natuklasan ng ating kababayang treasure hunter at kanya pong isenyer sa atin, ipinadala sa atin upang atin pong mabigyan ng kahulugan. Atin po siyang tulungan sapagkat siya po ay nahingi ng tulong kung ano po ang mga ibig sabihin na kanya pong natuklasan, nakitang mga marker sign na kung saan halatang ginawa po ng mga kamay ng tao. At walang iba po, ito ay ang mga gawa ng mga Japanese Imperial Army na bihasa sa paggawa ng mga bato na kung saan inuukitan nila ng palatandaan, sign markers sa kanila pong itinagong kayamanan dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Sa mapapansin natin sa kanya pong mga natuklasang mga marker, sign, mga batong may mga itsura, hinugis na may mga parang animal character na mapapansin natin, ito ay sadyang ginawang palatandaan, pointer ng mga Hapon sa kanila pong itinagong ginto o treasure. Tinatawag po itong Yamashita treasure sapagkat inorder, itinago ni General Tomoyuki Yamashita. Ito po ay ang mga kayamanang kanila pong mga daladala noong Second World War. Sa makikita nating mga larawan sa kanyang bidyong ipinadala, ito ay isang legit na sinadya talagang ilagay sa kabundukan at nagsasabing may sikreto sa lugar na kung saan kinaruroonan po ng mga sign na ito, mga markers na ito. Ito ay nasa liblib na mga lugar sa kabundukan at napakahirap po itong mahanap. Kaya't maswerte po na nahanap ito ng ating kababayan at naibahagi sa atin, sa inyo. Bilang magpapatunay ito na tunay nga talagang mayroong kayamanang itinago dito po sa bansang Pilipinas. Patunay po ito. Ito po ay mga halimbawa, isa lamang sa halimbawa sa napakaraming ating na-share sa inyong mga videos. Ito pong kanyang naipadala. So atin po itong babasahin, itong kanya pong ipinadalang video, no? Mga sign, markers, na napakalaki po ang rules nito para matukoy natin ang itinagong sikretong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Ito nga po ay isang animal character na hugis pagong, no? Yamashita treasure pointer, real gold pointer, ginto po talaga ang hinahanap nito. At sinasabing possible tunnel beside the river, no? Or creek, nasa gilid. At may tunnel, tunnel sign, may tunnel sa mismong gilid yan ng sapa. Yan po ay layout, no? Means water or river, a layout of the area or a stone map, no? Stone map po yan ng lugar na kung saan pinagtataguan ng kayamanan at may tunnel dyan mismo sa gilid ng sapa or creek. At mayroong tunnel sa unahan. Yan ang tinutukoy ng pagong na yan. Kasi ang pagong gumagawa po yan ng hukay, gumagawa siya ng butas. Yan po ang tinutukoy, no? At maliban dyan, sinasabi niyang mayroong box. Look for box. Treasure on box, no? Naka-box. Hanapin mo ang treasure na mayroong box dyan, nakalagay dyan ang treasure sa box. So, may box na pinapahanap at makikita natin may kurting box yung mga bato, no? Na kung saan maaaring ipinasok yan sa tunnel sapagkat sinasabi niya may tunnel, maaaring ipinasok sa loob ng tunnel. At hindi lang yan, may guide. Yan po ay clear deposit. Clear Yamashita treasure deposit in between of the two small creek or two small river, no? Nandiyan siya sa gitna o napagitnaan yung treasure deposit. Yan po ay digging spot, no? Digging spot yung gilid na yan. So maaring yan ang tunnel na tinutukoy sa gilid na yan. Napagitnaan siya ng parang nakaliter Y layout. Mapa po yan ng ilog, may creek.
nagsangayan at nasa gitna siya, nasa gilid ng napagitnaan siya na nasa gilid ng maliit na sapa or creek. So malinaw yun po ang digging spot. So hanapin lang niya yung ano na yun, yung lugar na yun na tinutukoy noong parang letter Y na yan na may parang tuldok sa gilid, no? Napagitnaan yan, kaya in between. Hindi naman siya sa gitna noong sapa, kundi nasa gilid banda. Tama po yung layout kanina na sinasabi. Nasa gilid banda pero napagitnaan ng dalawang sapa or creek. So malinaw po yun na nandoon ang posibleng tunnel entrance noong pinagtataguan ng box, no? Nakalagay daw sa box. Ayon po doon sa marker. Makikita naman natin yung marker ay klarong-klaro na yun nga ang tinutukoy doon po sa kanyang hinahanap na Yamashita treasure. So napakaganda po ang mga markers na ganito at yan po ay positibo sa Yamashita treasure sapagkat sadya po yan na ginawa talaga ng kamay. Hindi po yan magagawa lang ng ganyan lang ng basta-basta na hindi po ginawa ng mga kamay ng tao. Sa makikita natin yan po ay parang pawikan, pagong, yan ay nagsasabing nasa tubig banda ang Yamashita treasure na ilagay, na itanil. Yan po ay laging ginagawa ng mga Japanese Imperial Army sapagkat madaling makapag-construction gamit ang tubig. Mabilis gumawa kapag may tubig at lahat ng pangangailangan nila ay pwede nilang gawin sapagkat may mga bato doon na ginagamitan nila ng chemicals, nilulusaw nila at may tubig na kung saan karaniwang yun po ay kagamitan sangkap para makabuo sila ng mga kongkrito na pagtaguan po ng kayamanan. So napakalinaw no na may box yan. May box yan. Malaking bato na yan na kurting box at naitago sa tunnel, naipasok sa tunnel yung kongkrito na box or boxes of treasure yan na posibleng makukuha na ipinasok na sa tunnel. So napakalinaw po ng mga sign markers na kanya pong ipinadala sa atin at nabigyan po nga natin ito ng mga kahulugan, no, mula po sa Japanese code. So bago tayo magtapos, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel, sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa aking channel. At sa lahat po ng mga baguhan, sana po ay huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button, likes and share upang dumami pa ang ating mga subscriber at lalong lalago at ma-expose natin, maipamahagi natin ang ating nalalaman. Share natin sa ating mga kababayan sa buong mundo na tunay ang Yamashita treasure at hindi po ito haka-haka. Sa atin pong mga naipakitang mga videos, marami po tayong mga naipakita na ibahagi na mga imposibleng magagawa lang ng natural at ito nga po ay mga ebidensya katunayan na mayroon talagang ginawang sikreto ang mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan ng Pilipinas. So hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na panunood sa aking mga videos. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag naghahanap tayo po ay